Kaninang alas 4 ng umaga, si Typhoon Betty ay huling namataan sa layong 815 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 175 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 215 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At ngayong araw, nakikita nga po natin na yung trough ni Typhoon Betty, maging itong southwesterly wind flow, ang magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa malaking bahagi ng ating bansa. At para nga sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Betty, nakikita natin na unti-unting babagal ang pagkilos nito. Posible yan hanggang bukas habang ito ay kumikilos generally west-northwestward or northwestward patungo yan dito sa karagatan silangan ng extreme northern Luzon. At nakikita nga natin by Tuesday, kapag ito na ay nasa silangan ng Batanes or nasa karagatan, silangan ng Batanes, nakikita natin by Tuesday na mataas yung posibilidad na bumagal ang pagkilos nito or maging almost stationary ito. And then afterwards, kapag naman ito ay nandito na sa may area by mid-Wednesday or Thursday, magre-resume ito ng kanyang movement, pahilaga or hilagang silangan, patungo naman dito sa may silangan sa karagatan ng East Taiwan. At nakikita nga natin by Tuesday or until Tuesday ay bahagyang or unti-unti itong hihina, at ngunit ina-expect pa rin natin na throughout the forecast period ay within typhoon category pa rin si Bagyong Betty. At nakikita naman natin by late Thursday or early Friday ay posible itong maging isang severe tropical storm na lamang. So muli po, patuloy ngang babaybayin ni Betty itong karagatan patungo dito sa may silangan ng Batanes or yung karagatan silangan ng Batanes kung saan by Tuesday, ito yung closest na araw niya dito sa may area ng silangan ng Batanes. Kung saan habang binabaybay nga po nito ni Bagyong Betty ang karagatan, posible pong by Monday or as early as Monday, tomorrow po yan, makaranas na ng mga pag-ulan itong malaking bahagi o yung ilang bahagi ng Northern Luzon, kasabay naman ito na i-enhance ni Bagyong Betty yung southwest monsoon na siya namang magdudulot ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Western Visayas at ng Southern Luzon. At sa kasalukuyan, meron pa rin po tayong nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal No. 1. Sa malaking bahagi po yan ng Northern Luzon, particular na yan sa Batanes, Cagayan, kasama na dyan ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Ilocos Norte, sa northern at central portions ng Abra, Kalinga, eastern at central portions ng Mountain Province at Ifugao, sa northern at central portions ng Aurora, Quirino at sa northeastern portion ng Nueva Vizcaya. Kung saan itong mga areas po na nabanggit natin ay posible nang makaranas ng mga malalakas na hangin. Posible po yan mamayang gabi or bukas ng Lunes. Kung saan itong malalakas na hangin po na ito na dulot ni Bagyong Betty ay posible pong magdulot ng mga minimal to minor damages, lalong-lalo na sa structures na gawa sa light material. So pag-iingat at paghahanda po para sa ating mga kababayan.